Yun know, what's up mga kabuknoy? Ako po si Michael Buko at welcome sa Choy TV! Thousand subscribers, yeah. All right. So what's up, mga kabuknoy, ano? At welcome back sa ating YouTube channel. Kung mapapansin nyo, andito ako sa may part ng Caloocan. Caloocan na ba to? Actually, pamonumento ako eh. At gusto ko lang i-share sa inyo na nanalo tayo sa parapol ni Sir Idol Michael Buko. Shit. Nakakamiss umuwi ng Pangasinan, no? Bauninam! Yung mga alam ko kasing salita sa Pangasinan eh, puro, alam nyo na, puro Caloocan. So, tara mga kabuknoy at samahan nyo po ako na i-meet ng personal ang isa sa mga iniidolo ko pagdating sa magmo-motovlog. Yan, si Sir Idol Buko. 12 seconds later. Yan, so diretso lang tayo dito. Ang nakalagay sa mapa kasi dalawang kanto. Tapos kakaliwa. Shit, 100 pesos yun ah. Nadamputin ko ba? Gago! Nakita nyo ba yun? Nadamputin yun, no? Pagka ganun ba may makakaso pa ba yun mga kabuknoy? Swerte naman na makakakuha nun 100 pesos. Reviewin nga natin kung nakita sa camera. Kube! Yan, kaliwa tayo dito. Sana makita na natin, no? Ito, ah, dao! Dao pala to, dao. Kakasabi ko lang na namimiss kong pumunta ng Pangasinan eh. Ayun, ito Michael Motorworks. Sir Idol, oh. Nakita nyo naman, napakasimple lang, di ba? Sir Idol Buko. Nakakaya, tae. Sir. Ayun, oh. Thank you po. Maraming salamat sa suporta mo, pati. Ito yung premium. Yan. Nakakaya. Nakakaya naman. Ako nga dapat mayasin mo. Ano mga paps? Andito tayo sa may ano shop ni Sir Idol Michael Buko. Yeah. Sa mga paps. Siyempre bilang aspiring na motovlogger, gusto ko rin na siyempre sa mga idol natin na humingi ng mga tips o payo. Kagaya niya na nagsisimula pa lang ako at siyempre gusto ko lang humingi ng mga advice para sa mga katulad nating baguhan at nagsisimula pa lang sa pagmo-motovlog. Although si Sir Michael Buko siya, ano siya eh, media siya eh, media vlogger, ano Sir? Tama ba? Simula ako sa media. Hingin natin yung side niya kung paano niya tayo matutulungan. Siguro tips na rin para sa katulad natin mga baguhan. At yun, Sir. Ayun, ito, tips. Ikaw ang tatanungin ko ngayon. Gag! Bakit ginagawa mo ito? Bakit gusto mong mag-vlog, gusto mong mag-ride? Yan. Hindi, para sa akin kasi, sir,
ano eh, nagsimula ka talaga to sa amin, bagay niyan. Sa mga idol mo. Isang biyahe. Oo, parang naging inspirasyon siya na ano eh, na ay, pwede palang ganito, pwede palang ganyan na makapagpasaya ka ng mga tao na kagaya na passion mo yung kasi yung ano eh, kumbaga nahilig yan sa pagmumotor eh. Kumbaga, pero tol, ginagawa mo yan dahil passion mo nasa puso mo. Yes. Tama yun, nasa right track up ate. Ngayon ito, maganda yung ginagawa mo yung hilig mo na syempre, tao sa puso mo, mahal mo talaga. Yes. So, ito, mga payo sa mga nagsisimula pa lang, ha, kung ano yung gusto mong gawin at alam mong tama naman at makapapasaya sa'yo at sa mga manonood mo, gawin mo. Alam to, gawin mo ito kahit walang kapalit na pera. So yun, yun ang tinatawag ng passion. Hindi mo pwede sabihin yung passion na puro pera yung nasa isip mo. Kasi gumawa ko video kasi para pagkakitaan ko, gano'n. Hindi yun, bro. So, gawin mo yun, passion, without money, bro, na involved. Ginagawa mo yan. Yun, tol, ang sarap mo. It means, fulfill mo yung talagang gusto mo. Pakita sa tao, yung video mo nun, parang sabi natin totoo, ano, genuine yung video mo pag naman, bro. Yun, isa yun. Tapos, syempre, isa na napapansin ko dyan, yung iba, ginagamit na yung speed para sumikat. Kasi, tayo mga Pilipino, minsan, talaga, aminin natin, mahilig tayo sa mga kalokohan. Video, post, gano'n. Yung iba kasi, ginagamit na, one, kapakita ng top speed. So, marami nanonood dyan. Marami. Kasi bakit? Kasi speed na yung ginagamit. Oo, mahilig tayo sa magbibilis eh. Pero, eto, natin ako against drone, pero yun niya, as magsisimula ka, syempre, maging mabuti tayo at ehemplo sa mga manonood natin. So, yung mga top speed, kalimutan mo na yan, tapi. Tapos, kumbaga, mag-explore ka lang, kung ano talaga yung nasa loob mo, yun ang gawin mo, mahal mo yung ginagawa mo, gawin mo lahat para maganda yung craft mo, yun. Basta, iwasan din yung pagiging kamote sa pag-vlog, sa pag-ride, yun. Kasi isipin mo, dumadaan tayo once, malilaki na lang. Yes, sir. Siyempre, kailangan mag-ingat tayo kasi bilang respeto na rin yun sa mga makakasalubong mo, rider man, driver, at doon sa mga taong taga ron, yun. So, siyempre, para isang tip para naging anong vlog mo, bro, ayun, kailangan makuto pa rin yung respeto. Love your craft, bro. Yes. Now, so narinig nyo naman, di ba? Yun yung mga bagay na maipapayo sa giling-giling sa Idol Michael Buko. And syempre, napablaan ko kasi ako, syempre, idol eh. Gag! Hindi kasi, actually talaga, kung isa kayo sa mga fans ni Sir Idol Michael at kung mapapanood niyo yung mga video na ginagawa niya, talagang mapapansin niyo talaga sa mga video niya. Diba? Mga nature, yan, aerial video niya, cinematic shots, tapos yung mga review niya sa mga motorcycle na yun nga, nakikita natin sa vlog niya. Kung mapapansin niyo talaga, diba? Napaka-quality. Iba yung ano eh, kumbaga goosebump pa rin eh, kahit hindi, totoo talaga siya, pag nakakot ko talaga yun. Isa sa reason bakit yung ride journals na mga videos ko walang salita, kasi gusto kong habang pinanonood nung mga nanonood yung video, yung maramdaman nila na sila yung nakasakay sa motor ko, yun. At ang gusto ko sa lahat kasi marinig nila yung surroundings, yung video ko, hindi yung sinasabi nila. Yun. Kasi kumbaga, sa video pa lang, pinapakita mo na kung ano yung gusto mong sabihin. Hindi mo na kailangan ilantad na nagkasalita ako kung ano gusto mong pahiwatin sa video.
yung mismong video na ang magsasabi sa iyo kung ano yung hindi talaga kasi na eh lutang ako ngayon eh. Hindi, actually talaga, kaya napunta rin ako sa shop ni Sir Idol. Kasi nung Friday ata, Friday ba yun siya? Basta parang Thursday, Friday last week, nag-post siya ng mga laki winners, no? Ito ng Idol ano, Michael Buko Cup. At syempre, may kasama ng Stigap to, na naiwan na sa may mudab natin. De, syempre, yun lang. At ito nga, isa rin sa mga pinunta ko dito para ma-meet na rin natin ng personal si Sir Idol Buko. Yan, tips kung paano, no? Lalo sa mga katulad nating aspiring pa lang. So, yun lang, no? At syempre, nagpapasalamat ako kasi binigyan tayo ng time ni wala Sir Michael na. Idol Buko, no? Ako magpapasalamat sa'yo dahil sa support mo palagi sa Michael Buko page. Ikaw din dyan, sir. Hindi, kasi talaga sa mga video mo talaga. Kahit only clip, no, grabe. Talagang goosebump. Yung kapon niya, yung classic na ano yun, sir. Oo. Saan yung sa malalaki? Oo, sa malalaki. Parang bago ata mag-ano yun, ha. Lagpas na lagpas ang boso-boso. Oo. Left side. Pero pabago-bago yung pwesto yun, eh. Yung moto pop-up. Yung moto pop-up. So, usually mga old bikes yun, mga build bikes, tapos pupwesto sa doon, tapos magtitinda sila kung ano-ano yan, yung mga food, yung mga services, kung ano-ano. Nauusong culture ngayon yan sa Halong Marilaki Highway na mas magandang puntahan kesa yung ano eh, yung iba inatupag, racing-racing dun sa bundok. Pero mas maganda talaga pag bagay ka pero dadamayin mo lang yung tama. Oh, yun. Isa sa reason ba't ang bagal ko magpatakbo kahit minsan big bike na lang ako. Kasi, yun nga, sabi natin, hira mo ito. Minsan mo lang madaanan yung lugar na yun. Parang magandang tanawin yung bundok. Namnamin mo na. Namnamin mo na. Kasi kung mabilis ka, focus ka sa dadaan mo, hindi mo makikita yung nasa paligid mo. So, okay na yun. Takbong chubby, takbong pogi. Tapos, embrace mo yung nature. Yeah, so, narinig nyo naman mga sinasabi sa atin ni, ano, ni Sir Idol. Siyempre, hindi ko naman sasabihin ito para sa sarili ko, ha, pero siyempre, be responsible talaga, no? Tama. Pagdadrive. Parang ano lang natin, damayin lang natin kasi ano, nag-ride naman tayo para enjoy. Enjoy. Tapos tanggal stress. Oo, tanggal stress. Tsaka lagi mong iisipin na sa tuwing mag-ride kayo, meron pa yung mga mahal mo sa buhay na naghihintay sa pag-uwi mo. Ano pa ba? Yun na! Gag! De, siyempre! Siyempre, thank you ha! Salamat, Pops! Salamat! Palaging mag-ingat ha! Yun lang, napakasulit. Subscribe din kayo sa kanyang YouTube channel, no? Kay Sir Idol, Michael Buko. Tsaka follow nyo yung page niya sa Facebook. Doon nyo rin pala makikita yung mga ano. Hindi ko alam, hindi sinasabi kasi yung mga lugar na pinupuntahan niya eh. Kaya yun, next time, sabihin ko sa inyo. Kaya nung meron siyang pinasok na parang rock road na pandulo is parang napakadal ng tanaw. River crossing, no? Tapos yung bahay na parang, alam mo, nasa may Switzerland. Ang magugulat ka na lang talaga eh. Ma-amaze ka sa mga ano eh. Yung sa mga videos ay, taga saan ka, papi? Mandaluyong po. Mandaluyong po. Meron parting Bulacan na katulad nung sa Lipa, yung pinunta ko na parang Switzerland ka. Apo? Pangalan, The Greenery, hanapin niya. Alam ko, alam, parting Bulacan lang yan, malapit lang. The Greenery, pero tingin ko mas maganda yung nasa Bulacan. Na susunod ko yung pupunta niya. Yan. Abangan natin yan. The Greenery. Yeah? The Greenery. So, San Rafael, Bulacan, Pasas. Malapit lang. Yan. So, siyempre, maraming salamat ulit sa time. At ano na, Michael Buko. Yeah! Sir Idol. Thank you. Thank you, papi. Ingat ha. Salamat po. Sir, suna po ako. Ingat, Pops. Salamat. Yan. Ito yung shop niya.
So yun nga mga kabuknoy, pauwi na tayo. Yeah. So syempre nagpapasalamat talaga ako ng sobra. At pinagbigyan tayo ni Sir Idol Michael Buko na yun nga ma-interview at makahingi tayo ng onting tips sa mga kagaya kong motovlogger aspirant, no? Aspiring motovlogger. So kinakabahan ako habang kausap ko si Sir Idol, no? Grabe iba yung pakiramdam pag kaharap mo talaga yung idol mo, isa sa mga idol mo sa pagmamotovlog. So pero syempre ganun pa man mga kabuknoy, iba-iba kasi tayo ng ano eh, ng style eh. Kung paano natin papasahihin yung mga tao sa mga ginagawa nating video. And ako kasi, to tell you honestly talaga mga kabuknoy, talagang yung mga ginagawa kasing craft ni ano, Sir Idol is talaga namang nakaka-amaze talaga. Kung paano niya ginagawa ng puso at quality yung mga video na ina-upload niya. And besides, hindi lang naman siya puro travel. Kung napapanood niya naman sa mga upload niya sa page niya, eh, syempre nandun pa rin yung pagtulong. Diba? Sino ba naman hindi talaga hahanga sa kanya? So syempre gusto ko lang i-treasure yung mga ganitong pagkakataon. Although kaparehas lang naman din natin siya, grabe, sobrang humble ni Sir Michael. Kumbaga kung ano pa rin siya dati, nung nagsisimula pa lang siya, yun pa rin siya hanggang ngayon, no? Binabalik niya pa rin yung sakuli sa mga taong sumusuporta sa kanya. Yan, kaya supportahan niyo din siya, no? Sa kanyang journey, Michael Buko page, at sa kanyang YouTube account, para ma-update niyo sa mga bagong videos na nilalabas ni Sir Idol Buko. And yun lang mga kabuknoy, at sana maging inspirasyon sa atin, mga aspiring motovloggers, yung mga sinabi ni Sir Idol Buko. Ayun lang, na-share ko lang para kahit naman ang sa ganun eh, pagdating ng araw meron akong mga videos na babalikan. So yun lang mga kabuknoy, at tuloy ang biyahe ng buhay. Yeah, Michael Buko in the house. Maraming salamat po Sir Idol Michael Buko sa pagkakataon, no, na makausap kita ng personal. Maraming salamat po sa ating 850,000 subscribers. Yeah, Choy TV Motovlogs po. Maraming salamat po. Thank you. And peace.